Bitawan mo na! Kahit anong hila mo ng ganun yan, hindi pa pati. Babagsak ko yung kahon, babagsak na! Babagsak na! Babagsak na! Tatatayin pa ako! Hindi mo na yan, dali! Bakit ako? Bakit ako? And so, nandito tayo ngayon sa Carmen Planas. Bali, umabol tayo kila Boss Egay. Ayan. Ito kasing kantong to, lagi itong ano, pinapaligiran ng mga, ano, vendor. Yung kaso, wala nga ano eh. Wala nang madaanan rito. Yung bali, mga kariton, pinapaalis na ni Boss Egay. Yung ibang mga patungan nila na confiscate na nalagay dito sa truck. Ayan. Dito tayo kay boss. Abantay ako. Tanggalin ko kaya yung ganoong. Ayun ang ganoong. Ayan. So, pasok tayo sa Carmen Plana. Si grabe oh, parang basurahan eh. Lahat yan, tignan nyo oh. Hey, pader, hey! Parang basurahan eh oh, mga gulay. Tignan nyo oh, oh. Tignan nyo, oh. Ginagawa nyo, parada na yung kanal. Pati yung kabila, oh. Pare yung kanal, oh. Pinagumila, oh. Sabi mo, putik na yan, eh. And so, papasukin natin to hanggang makarating tayo sa Santo Cristo. Hindi ko lang alam kung dedire-diretso tayo dun sa Padre Rada o kakaliwa na tayo rito. And sa mga nagtitinda ng buraot. Actually, itong ang kahabaan na to, kagaya na nababanggit ko sa inyo. Tindahan talaga to ng mga buraot. Mga, ano, second hand na gamit. Meron rin mga brand new. Ayan. Pero most likely ang ano dito, tinda, second hand. Yan, so binalik lang yung mga panindahan ko, kumpiskahin yung mga ano, patungan. Opa.
Eh na, baklasan na ng mga payo. Kahit anong hila mo ng ganun yan, hindi pa pasok, hindi nakaharang yan. Tanggalin yung patatas nyo. Kahit anong hila mo yan, hindi hari yan. Bigyan yung patatas nila. And so kukunin na to. Bigyan yung patatas sila. Ayan, bali nililipat lang yung patatas. Bitaw! Sige po, ano natin po? Sige po. Ano ayusin mo natin? Sige po, tatay. Sige po, hindi po namin kukunin yung panintay nyo. Sige, tulungan nyo si tatay. Hindi natin kukunin yung panintay nyo. Sige, huwag mo kunin yung panintay nila. Babaksak po yung kahon, babaksak po. Ito po, may nakano. Sige, babaksak po po eh. Sige. Hindi po namin kukunin yung panintay nyo. Babaksak na. Babaksak po, tatamayin pa ako. Andito ba nakalalik po? Sige po. Ayan o. Huwag na tayo lalagpas sa guhit. May guhit kasi yan eh. Lalo mo nung kinuha pa din tatay eh. And so, andito na tayo sa Bilbao Street. And Bilbao. Sunod, Santo Cristo. Itong kahabaan na to, Padre Rada. Dami. Tayo ka ba siya, guys? Nay, dadaan po yung truck. Yan, daming lagpas dito sa guwit eh. Angelo. Pa-order. Ito. Nasa guwit pa ba yan? Bumantay lang kayo sa guwit para hindi kayo galawin. Tayo. Eh, bali babalik lang yung paninda.
Pero yung patungan ko, kumpiskahin yan. Kasi kung titignan nyo, nilagyan na kasi ito ng guwit ng barangay. Ayan. Pagkakalam ko, barangay 2 to eh. Barangay 2. Ayan, may guwit sila yung kulay pula. Kaso lumalagpas pa rin sila. Kasi kaya yan binigyan ng guwit para makapagtinda sila ng maayos. At para magamit rin ng publiko tong kalsada. Saka for emergency, di ba? Halimbawa, magkasunog dito sa looban. Madaling makakapasok yung mga bumbero, police, saka ambulansya. Just in case lang. Ayan, bali sasakyan sa truck lahat. Ito kasi talaga, base sa pagkakalam ko, talagang pinatututukan to para maging maayos yung flow ng tao sa kanong mga ano, mga sasakyan dumadaan, sidecar, makakapaghanap buhay lahat ng patas. Kasi yung ibang vendors, di naman natin nila lahat. Pero kung titignan nyo, yung iba hindi talaga sumusunod, lumalagpas sa linya. So, paano mapapakinabangan ng mga mamimili ng daanan, 'di ba? Dikit niya, no? Asyap pa tayo. Salamat, sir. Ito boundary ito ng dalawang barangay. Kaya kung titignan nyo dito sa kabila, kulay dilaw yung guwit. Ayan, nandun naman sila sa guwit. Kami kinuha panintan nyo, ha? Ibuya sila, oh. And so palabas na tayo ulit ng recto. Santo Cristo to, ah. Itong binaybay natin ngayon. Yung pinasok natin. Ginawang ano, sabitan yung poste. Eh. Santo Cristo! And so, nandito na tayo ngayon sa recto.
And magpo-proceed tayo sa next target ng clearing operation natin.